Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Unang kabanata. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao, ni sa pamamagitan ng tao, kundi ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesia sa Galacia. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Inialay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikuran ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng habag ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sino man, maging kami o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Kung may mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo, parusahan siya ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa ibig kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan lamang ang talagang hangad ko, hindi na sana akong naging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang magandang balitang ipinangaral ko'y hindi kathan ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Hesukristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano akong namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Ako'y naging masugid sa relihiyong yon nang higit sa maraming Hudyong kasing edad ko. Dahil sa malaking malasakit ko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako'y panganak. At tinawag niya ako upang maging lingkod niya. At nang ihayag sa akin ang kanyang anak, upang maipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako humingi ng payo kanino man. Ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Kundi sa halip, nagpunta ako sa Arabia. At pagkatapos, ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang isinusulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako kilala noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinikap niyang wasakin. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ikalawang kabanata. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia. At inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinapangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayokong mawala ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Ang kasama kong si Tito, kahit na siya'y isang Griego, ay hindi nila pinilit na patuli. Kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangkaan yun. Nakihalubilo sila sa amin upang manmana ng kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus. Upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan, kahit isang saglit. Upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang pinuno sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip,
Kinilanan nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. Tulad ni Pedro, na hinirang naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hintil. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kinikilalang haligi ng iglesia, na ako'y talagang binigyan ng tanging kaloob na ito. Kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil mga ngaral at sila namay sa mga Hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha. At talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga yon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya naman sa kanyang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita ang kanilang ikinikilos, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalan ang hintil. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesus Kristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami man ay sumasampalataya kay Kristo Hesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao'y hindi pinawawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Ngunit, kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay matagpo ang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo'y tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi maaari yan. Sapagkat kung itatayo kong muli ang winasa ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ikatlong kabanata. Mga hangal kayong mga taga-Galacia. Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Hesus Kristo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyong espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan? O sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon ibig pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Wala na bang halaga sa inyong maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Marahil naman eh meron. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Tulad na nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya siya'y itinuring na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham, kaya't siya'y pinagpala. At pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang hindi sumusunod at gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinawawalang sala
dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nagmumula sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ang mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahon. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang kabuluhan ninuman. Hindi rin ito maaaring tagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi, at sa kanyang mga supling, na ang tinutukoy ay marami, kundi, at sa iyong supling, na iisa ang tinutukoy, at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan yun ay di mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Ni hindi rin mapapawalang saysay ng kautusan ito ang mga pangako ng Diyos. Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganon, bakit pa ibinigay ang kautusan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ng tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. At ang Diyos ay iisa. Ang ibig bang sabihin ito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakakapagbigay buhay sana ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay makakamtan sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo natin hanggang sa dumating si Kristo. At sa gayon, tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig